Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral at ilang kwento ng bayan ko. Magandang araw, mga bata! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kabanang ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Eloy na maghahatid sa inyo ng mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay tungkol sa isang batang manonood ng parada ng mga banda at sabik na sabik siyang mapakinggan ang mga bandang walang tunog. Ito ay pinamagatang Ang Mga Bandang Walang Tunog na isinulat ni Christina N. Lamson, guro mula sa Division of Bacoor City, at iginuhit ni Aleli Marie Arfadol, guro mula sa Division of Binyan City, at binigyang buhay naman sa anyong audiobook ni Maria Eloisa L. Ramirez, guro mula sa Garita Elementary School ng Division of Cavite City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Maagang nagising si Ben. Ngayon ang araw na pinakahihintay niya. Umaga pa lamang ay dinig na niya ang mahihinang tinig ng mga tao at kalansing ng mga kubyerto sa kusina. Abala ang lahat dahil pista ngayon dito sa Bacoor. Bulong ni Ben sa sarili. Naku, kailangan ko ng maghanda. Alas dos ang simula ng parada. Agad na bumangon si Ben. Naligo at isinuot ang pinakamaganda niyang damit at bagong sapatos. Espesyal ang araw na ito sa kanya dahil ito ang unang beses na marininig niya ang tunog ng mga banda sa kanilang lugar. Ang bango naman ang luto ninyong bibingka, Nay! Wika ni Ben. Halina't kumain ka muna bago kayo magpunta sa parada. Pag-aalok ni Nanay Bella. Hindi po ba kayo sasama, Nay? Tanong ni Ben. Naku, hindi anak. Maraming bisitang pupunta rito. Basta huwag mong kalilimutang suotin ang espesyal na regalo sa iyo ng tatay mo at siguradong masisiyan ka sa panonood ng banda mamaya. Tugon ng ina. Opo, Nay! Sagot ni Ben at nagsimulang kumain. Napahawak si Ben sa kanyang tainga. Dinama ang espesyal na iniregalo ng kanyang tatay Ruben noong nakaraang taon. Simula nang magkaroon siya nito, ay naging masiyahing bata na siya. Isang pares ng mumunting regalo, ngunit kay laki ng kasiyahang ibinibigay nito sa kanya. Mas naging kapanapanabik ang panonood ng telebisyon. Nagagamit na niya ang lumang radyo ng kanyang ama. Nakapaglalaro na siya sa labas ng walang pag-aaninlangan. At higit sa lahat, mapakikinggan na niya ang mga banda sa parada tuwing pista. Naalala ni Ben ang panonood niya ng parada noong nakaraang taon. Makulay at maganda ang paligid dahil sa pula, berde, dilaw, kahel at iba pang klase ng banderitas na nakasabit sa mga poste. Ang gaganda ng suot ng mga majorette habang pinaiikot-ikot ang kanilang mga baton. Makikinang ang suot ng mga babae at lalaki habang daladala ang kani-kanilang instrumentong may iba't ibang laki at hugis. May pabilog, tatsulok, parihaba, maliit, malaki, mahaba at maiksi. Ang ganda! Ngunit may kulang. Ang mga banda ay walang tunog, walang musika, walang buhay. Ben! Hindi ba kayo aalis? Magsisimula na raw ang parada. Paalala ng ina kay Ben. Opo, Nay! Aalis na po kami! Sagot ni Ben at nagmadaling umalis. Lumabas ng bahay si Ben kasama ang pinsang si Boying. Lakad, takbo, talon ang ginawa niya, dala ng sobrang katuwaan at kasabikang mapakinggan ang mga banda sa parada. Yay! Maririnig ko na ang mga bandang walang tunog! Maririnig ko na ang mga bandang walang tunog! Masayang balita ni Ben sa mga kapitbahay na nakasasalubong niya. Napapangiti ang lahat ng mga taong nadadaanan ni Ben sa tuwing binabanggit niya ang pagpunta sa parada ng mga banda. Nakarating sa tamang oras ang magpinsang Ben at Boying. Pumwesto sila sa bandang unahan ng mga nanonood. Lahat ay nakahanda na sa pagsisimula ng parada. Natatanaw na ni Ben ang kabilang kalye, ang mga banda na nagpapakitang gilas.
Boying! Nakikita ko ang unang banda. Nakasuot sila ng itim at pulang uniforme. Naku! Ang ikalawang banda ay napakaniming dahil sa kulay kito nilang pantaas. Sabik na turo ni Ben sa mga banda. Nang tumawid na ang unang banda, nagsiksika ng mga tao sa tabi ng kalsada. Nabangga si Ben ng malaking lalaki. Blag! Aray ko! Sigaw ni Ben. Napaupo si Ben sa lapag, ngunit agad na bumangon nang maalala ang paparating na mga banda. Ayan na sila! Bulalas niya. Nang magsimulang hampasin ng lalaki ang malaking tambol, nagtaka si Ben. Tuluyan siyang nadismaya nang magsimulang patugtugin ng mga dalaga ang mga trumpetang daladala. Bakit wala pa rin tunog ang mga banda? Bakit? Bulong ni Ben sa sarili. Lumingon si Ben sa paligid. Nakabuka ang bibig ng mga tao, tila naghihiyawan at nagtatawanan, ngunit wala siyang marinig. Bakit ganito? Bakit tahimik ang paligid? Tanong ni Ben sa sarili. Naguluhan si Ben sa mga pangyayari. Napaatras siya mula sa mga nanonood. Nakaramdam siya ng pagkawala ng pag-asang marinig ang tunog ng mga banda. Papaalis na si Ben nang kalabitin siya ni Boying. Paglingon niya, may itinuro si Boying sa ibaba. Yumuko siya at tiningnan ang itinuro ng pinsan. Nalaglag pala ang pares ng espesyal na regalo ni tatay! Gulat na sambit ni Ben. Agad kinuha ni Ben sa lapag ang mumunting regalo ng tatay niya. Isinuot ni Ben sa magkabilang tainga ang magkapares na espesyal na regalo ng kanyang tatay. Muling nabuhayan ng loob si Ben na maririnig na ang tunog ng mga banda. Nalaglag ang hearing aid mo, Ben, nung ikaw ay mabangga ng lalaki kanina. Narinig niyang sambit ni Boying. Maraming salamat, Boying! Kaya pala hindi ako makarinig dahil nalaglag ang mga ito. Masayang tugon ni Ben. Muling lumingon si Ben sa parada. Unti-unti, naririnig na niya ang sari-saring mga tunog ng bawat bandang naglalakad sa kalsada. Ang mga mahihinang tunog ay unti-unti nang lumalakas. Wow! Ang lakas ng tunog ng malaking! Ang lakas ng kalansing ng mga pompyang! Bulalas ni Ben, manghang-mangha sa mga naririnig at nakikita sa paligid. Pumikit si Ben at nakinig ng mabuti. Nakangiti, bakas sa mukha ang pagkamangha sa musikang dulot ng tunog ng mga. At dyan nagtatapos ang kwentong Ang Mga Bandang Walang Tunog. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.